each other. Ito na, mga kaibigan, welcome back to the Land of Dawn VEC or VEC Fantasy Main versus Claw Esports. Paglala lang namin to. For T-Max, we have here Thams Tung Broly for this Ling, Truong Trin for this PNK or Popolin Koopa, Tini for Masha, and Hyde naman for this Farsa. So on to the right side for Claw Esports, Gugos for the Louie, Dako naman para sa isang Kofra Rex, para sa isang Jawhead Loser Kid for the Lancelot, and Gina para naman sa isang Xborg. Pero mapapansin natin sa may middle lane, napakainit agad ng bakbakan at namumula agad si Lancelot at si Louie natin. So hindi ito yung nakita natin kanina nung pangalawang game, no? Mainit-init. Naipagbakbakan din kagad. Ito pa another one. Mga besties, first blood has been taken by Team VEC Fantasy. May dalawa nga kagad. Pangatlo, Claw Esports. Naupo si Dako. Ayun, yatapi bolus din, mga kaibigan. Mukhang gusto pa mandagdag. Pero early, napaka-early na nga 3-0 standing kagad doon ng VEC Fantasy Main against this Claw Esports. Mm-hmm. Nice. Pero hindi naman nakuha or na-steal ng Fantasy Main, na secure pa rin naman ng Lancelot. Yep. Yes. So dito shoutout nga pala kay Amod, si Jama Pardo. Ito lang, ano? Naman, shoutout naman sa guwapo nating director caster din ng Jasmine. Napaka-bogey talaga niyan ni Idol Amod natin, mga kaibigan. Ano nga yung tugtog ng Sineo? Ano nga ba? Sa TikTok yun, diba? Ano nga yun? Kalimutan ko. Yun, Asian Cutie. Kataon na. Andiyan na ba si Nashanti? Oo, kakadating lang as we speak. Ayun naman. Congrats sa TikTok battle ni Ate Nya Chantel. Ayun, sa mga hindi nakakaalam, siya yung ating nanalo doon sa Itbulaga. Bawal lang judgmental. Yun, no, napakalupit diba? Naman doon, mga besties. So, eto na, mga kaibigan, tingnan natin ang gagawin dito ng Claw Esports. Left behind sila against this VEC Fantasy. And I think nagulat sila siguro sa performance ng VEC Fantasy main, no, na napaka-agresibo ng ginawa sa kanila. Pero yung pagiging agresibo nila, ito kasi yung sinasabi ng Fantasy Main. Kulang kami sa kunat eh. So kung kaya na namin as early as possible na sulitan na itong itong damage namin, why not, diba? Na gawin na namin as soon as possible. Pero as we can see here, killing spree na para sa isang Farsa. Sakit na agad ng Farsa dito, ah. Grabe yung pa! Nakupo, mega kill kagad. 4-0-1 for this Farsa. Siya parang nagmumuang ano dito. Damage dealer din talaga, or parang nagmumamalakor sa dami ng kanyang kills. Pero okay lang, at least space has been created then for their Ling, mga kaibigan, di ba? Na nabibigyan ng space, tataba yan. Forever. Yes, pero yun nga lang, nakuha na ng Fantasy Main yung ating first turtle, and makikita natin yung zoning na ginagawa ng isang PNK. Napatakbo na lang papalayo yung ating Kufra, pero hindi pa rin nagtatapos yung ating nabanda ko. Gustong pasukin pero mukhang na-delay. Speaking of set, ayun nga lang, nakapag-back pa rin yung ating PNK. Na-late. Laban pa, mga besties. Ayun pa, another one. Naku po, 6-0 kagad for VEC Fantasy Main. Another one, Dako. Trying to escape, mga besties. Pero sinaksak lang din mo dito. Si Lancelot, lalaban lang. Trying to do some bite time. Oops, wala nang buhay si Popol and Koopa. But it's a no. That completes the kill for the very first kill ng Claw Esports, my friend. Has been taken by Rex, 69 degrees. Pero makikita natin yung ginagawa ng isang Thams. Napaka-disiplinado sa pag-cut ng waves. Kasi pag nakakat mo nga naman yung mga mini waves, madali sa'yo makakuha rin ng objective. So at the same time, nakakapag-pa-item din. For the 4 minutes game time, 6-1 ng ating score. Pabor na pabor ito sa Fantasy Main. Yup. Baga nagiging ano na lang eh, sumasagot na lang sa kung anong ipinapakita ng Claw Esports dito. Pero doon sa may middle lane na iwan sa Dream si Farsa. Mukhang gusto pang habulin, no? Wala nang magawa yung Claw Esports kundi mag-disengage na lang. Nahihirapan silang pumalag. Hirap nga din yan. Nagagangster na sila eh. Grabe, tumutumutong mga siya na to. Hindi niya pinatay, no? Hindi na tinuloy. Baka may mga alam niyang may babaka pa ng kakampi din siguro. Kaya ano.
Pero pwede pumatay dun si Ling, kung sa asaali may panakas naman si Ling eh. Oh. Pwede namang si Ling na yung gumangster sa kanya if ever. Parang ano, it's better safe than never na lang. Yun siguro yung gustong sabihin ng Ling natin doon. Pero as you can see here, the 4-man rotation, actually 5 na nga to eh. It's because of the doggy here, doggy. Oo, may kasama pang aso, may tuta pa. May tutang pikit pa silang kasama dito, mga kaibigan. Pero ito na, pasokin na lang din naman for T-Max na laban. Pero di-disengage lang din for this Claw Esports. Alam lang din lang kayang harapan ang Vec Fantasy. May increase the damage is real. Yes, walang tank ang Vec Fantasy, pero yung damage naman, yung damage output, napakasakit. Halos lahat sila ng lahat ng hero dito kayang pumatay, kumbaga. So, back to the ball game, focus na naman ulit ang Ling dito sa objectives. Pero mapapansin natin dito, no? Hinahanap ko si Ling kasi alam ko siya talaga yung bibigyan ng damage dealer, pero makikita natin na ang naging Parsa. Ano, no? Ang naging core si Parsa. Tapos naging support na lang si Ling. Pero ang ganda, objective lang para kay Ling. Tama nga, kuha-kuha lang ng mga ano, ng mga mahalagang bagay. Pero ito another one, ako po. Si Dako, wala na naman, patay na naman din sa kabilang banda. Pasok in lang din naman para kay Ling. Another one, Gogo Sus been taken down as well. Lalaban pa, 10-2 ang ating score, mga kaibigan. 6-minute game time still up for Vec Fantasy. May nabasag pa ng Tier 1 tower sa middle lane. Kapag ganitong basag na middle lane natin is advantage yun for the fantasy mage because of mas malawak yung pwede nilang makuha. And we can see here, bottom lane is makukuha na rin ng fantasy mage. So when it comes to the objectives and the kills, makikita natin ang kalamangan dito sa fantasy mage and hindi pa rin dyan natatapos ang pagkuha at pagbasag dito. Dire-diretso nga naman. Dahil pinasok, pero hindi pa rin daw enough yon, delikado yon, kaya wala akong magawa, kundi tumakbo na lang. Tapos na lang. Oo, kaysa madamay pa ako sa ano, madamay pa sa suntukan ng mga hip-hop doon, di ba? Oo, mahirap na. And eto na mga kaibigan, 6K gold lead in favor of Vec Fantasy main. Napakalaki ng kalamangan na to ha, kasi 7-minute game time pa lang tayo, lalim na rin. This team from Vietnam, Vec Fantasy main is really doing it against this team of Myanmar Claw Esports. Ang ganda ng pinapakita ng Fantasy main, no? Yung PNK na maganda yung vision na ginagawa. Makikita natin lahat ng clash, yung aso talaga yung nauuna. Pero yun nga lang, nako si Dako, Kuya Sus, naiwan doon. Oo, laban na naman ulit. Ayun, si Lancelot, nabigyan din naman ng isa. PNK as well, lalaban pa si Gina dito for his ex-borg. Takas na lang din ang another one for Louie as well. Patay din, mga ibigan. Tatlo ang dumapa dito on the side of Claw Esports with just one trade lang. PNK lang ang nakuha nila dito. 13-3 ang score. Nandito tatlong kills pa lang ang nagagawa ng Claw Esports. Versus 13 na, kills ng Vec. Kumbaga si Dako kasi gustong-gusto niya mag-set, which is siya naman talaga kasi yung mauuna talaga. Kumbaga siya yung magdidikta kung kailan kami papasok. Ang nangyayari kasi, siya yung unang napupuko. Siya yung unang namamatay. So kapag ka siya yung nawala, ang hirap nga naman dito para sa Claw Esports na pumalag, even the Lancelot. Kasi, alam mo, magsiset yung Dako. Kumbaga si Lancelot, nagustuhan niyang pumasok, siya, napapatay siya. Kasi for apat yung nakaabang sa'yo lagi eh. Yun yung napapansin ko sa fantasy main. Apat sila laging nagro-rotate. Oo nga, no? Talagang ano, sama-sama sila para damage is real. Yes. Mga bestie wap. Naku po, ayun na, mega kill na naman. Naban na naman. Ito pa, uwi, ayaw na lang din disengage. Pagkasama-sama sila, okay na okay. Ang ginagawa nilang pantangke na rin halos dito yung aso. Tapos other than that, halos andalam. Halos sa damager sila, kumbaga. Ito pa, tatapusin na. 9-minute pa lang to, mga tropa. Pizza, nagigigil na yung Masha. Lalim na lang din. Pero si Dako dito, trying to escape. Lalaban pa ba? Wala nang buhay. Ladies and gentlemen, what a kill for Farsa again and again. 7-1-8 ang kanyang score. Halos perfect KDA din, tutusin. Pero... Nabagsakan ng Feather Airstrike na naman na si Dako. Ito yung sinasabi natin. Laging siya yung nahuhuli, siya yung laging napupugo. At the same time, kung busy yung apat, parang naging nangyari kung yung dito 6v5 ang labanan eh. Kasi they have PNK. Uh-oh. So, eto si T-Max, nagiging kampante siya na aalima naman kayo, advance tayo dito, I'll go with the objectives na lang. Kaya madaling nakabasag ng stamps eh. Ng turret. Tama.
na ano agad, nakaka-gangster-gangster din sila agad dito. Dalawa na rin kagad na nabasag ng Vec Fantasy main year. Top tier tower and top tier 3 tower and top middle lane tier 3 tower. So, that's gonna be a problem now for Claw Esports. Pressure will be coming from time to time against the Vec Fantasy. Tapos magkaka-lord pa, di ba? So, no. Mahihirapan din kasi yung Claw Esports if ever na i-contest niya. Kasi ang nag-iisang retry lang naman dito is si Lancelot. Oh. So, pwede possible na nila kuhan to since they have Masha na kayang-kayang suluhin. Pwede, yun yung Lord. Mangyayari nito, Sony nga lang naman sa isang PNK. Pwede, Kunat na rin. The Kunat is there, ika nga. Pang ano, pambalagbagan na. Oo, pang bitawan din ang papakita sa atin dito, mga kaibigan. And now, for Claw Esports, they have to defend their own bases as much as they can do. Ito na yung Lord, mga kaibigan, sa middle lane. Papasok na lang din. And another one, lalaban pa. Yata lang, Gogosu dito. Mapamatay lang din naman by the hands of PNK. Tuloy pa rin ang boxing tako. Willis Kufra, naku po, dalo lang din. Another one, ito pa si Lancelot. Inangat-ngat lang din naman ang aso. Ladies and gentlemen, and disengage. No, dalawa anda pa ngayon for Claw Esports. How are they going to defend this one out? Kailangan kumpleto sila, hindi defensa sila dito. 13k gold lead na rin kasi yung kalamangan ng fantasy main doon . Kaya hirap din talaga yung Claw Esports. Pero makikita mo yung ginagawa ni Tini doon na nangungulit, no? Yup, tama nga, chilling like a gaming lang din. Tamang kulit lang yung Masha. Ito na, tumatower lock na rin nga mga kaibigan. But still, dope si Broly doon for his darling. Muntik na makapatay lang din. And for that, game number one,